Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal sa amin. Salamat sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan dahil nawala po kami sa katotohanan, inimbitahan niyo po kami sa salita mo at tinuruan niyo po kami ng katotohanan na nasa Biblia at pinakalooban niyo po kami ng tunay na kaligtasan at lumalakad po kami ayon sa gabay ng Banal na Espiritu sa aming buhay na ito sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, magturo sa bawat isa sa amin kung ano ang dapat naming gawin, kung ano ang dapat naming isipin at hanapin sa aming buhay. Buksan niyo po ang aming puso at mata ng pananampalataya upang makakita po kami ng maluwalhating kalooban mo at tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kalakasan at matatag na pananampalataya upang madayag po namin ang salibutang ito at ang aming dating pagkatao, pagnanasan ng laman. Nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong tulong at gabay. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutan, samahan niyo po sila at ingatan niyo po sila sa pamamagitan ng maluwalhat, madakilang kamay mo, Panginoon. Sa umagang ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang tumulong at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Ephesians chapter 6, verse 1. Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang verse 4. Ephesians chapter 6, magmula verse 1 hanggang verse 4. So, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ephesians chapter 6, magmula verse 1 hanggang verse 4. basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw na lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsot sa galit ang inyong mga anak, kundi akain ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Okay po. Yung mga high school sa likod, yung mga young others group sa likod, sa harap kayo. Yung mga high school, young others group sa likod, dito kayo sa harap. So, nakaraang linggo po, yung pinag-usapan po natin tungkol sa family. Naalala niyo po ba yung tungkol sa family? Kung ano ang kailangan gawin ng magulang, kung ano ang kailangan gawin ng mga bata, tapos, bilang asawa, bilang
asawa ng lalaki bilang asawa ng babae. Kasi po yung Christian family po, hindi po basta-basta matagumpay sa ating pamumuhay Kristiyano. Kasi yung family life, yun po yung pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. Yung pagtitipon po natin sa linggo lang, tama po? O Wednesday, tapos Sunday. Pero most of the time, nasa family tayo. So from Monday to Saturday. Kaya nag-usap po tayo sa mga family, mga asawa, yung anak, magulang. Doon po may trouble. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan po natin matutunan kung ano ang tamang paraan o kung paano makapag-handle po tayo ng mga problema sa family. Kasi po sa bawat yung lahat po ng mga nandito ngayon sa inyong family, may problema po ba o wala? Sa ating pamilya, may problema po ba? Nagkangitin lang? meron. So, marami o konti? So, depende sa sitwasyon po natin. Pagdating sa mga problema, so paano ma-handle po natin? Paano na-handle po natin yung ating mga problema? So, yung unang response, galit, di ba? Galit o tampo at saktan, yun po yung nangyari sa ating puso. Kasi pagdating sa mga problema, yung ating emotion, yung sakta, sumasama yung loob. So, yun po ang natutunan ko po na salita dito sa bansang Pilipinas. Yun ang tamang term na ginagamit sa ating emotion. Sumama yung loob ko. Sumasama yung loob. Dahil sa mga salita niya, dahil sa mga ginawa niya. Sa ibang salita, saktan o ganun. The same meaning. So, kung ganun, ano ang ginagawa natin? Lalo sa mga anak, sa mga magulang, sa mga asawang lalaki, sa mga asawang babae. Sa ating panahon, maraming broken family dahil nasira yung turo ng Biblia. Okay. Kung naniniwala tayo sa Diyos, at nagdadasal tayo sa Diyos, kung anak tayo ng Diyos, so dapat yung family natin ay maayos. Pero sa realidad, hindi po ganun. Minsan, kaysa mga Christian family na sisira din, So, ibig sabihin, kahit ligtas na po tayo, pero yung ating ugali, yung ating pananalita, yung ating kilos ay bata pa o hindi pa mature. Marami pang bagay na kailangan matutunan. So, para maprotektahan po yung ating family. So, alam niyo po ba? Yung family po, the smallest unit of the fill in the blank. The smallest unit of the
church. Family ay smallest unit of the church. Okay. Dalawa, tatlo, nagtitipon, in my name. So, nasa gitna nyo ako. Ngayon, nandito po tayo. Nasa church tayo. Pero alam natin yung church ay hindi po building. Ano po yung meaning ng church? Yung church ay grupo ng mga ginawang banal. Grupo ng mga taong ligtas. Church, yun po yung church. Kayo po ang church. Tayo po ang church. Ganun din po sa bahay ninyo, sa bahay natin, yun din po yung church. Hindi po yung iba. Yung pag nasa bahay, dalawa kayo, mga dalawa, mag-asawa, ligtas. Kung nasa bahay kayo, ganun yun din yung church. Bilang isang brother, sisters, mag-ina o mag-ama, so yung magkapatid, kahit isa, kung meron po kayong kasamang kapatiran in the Lord, church kayo, church. Yung church po, hindi po madaling maprotektahan, madaling masisira. Yung church po ay daming mga attack galing sa labas. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito, okay, yung Christian living ay hindi po madali, mahirap. Napakaraming kalaban natin. Kalaban ng salibutan, kalaban ng sariling pagnanasa ng laman, o kalaban ni Satanas. Kaya sa Biblia po, maraming mga talata o verses ay tungkol sa family. Dahil family po ay pinaka-small unit ng iglesia. Okay. Huwag natin i-separate po ito dalawa. Yung family, family. Church, church. O trabaho, trabaho. O school, school. Hindi po ganun. Yung Christian living po, kung ako po ay ligtas, so, kahit nasa bahay ako, Christian ako. Kahit nasa school ako, Christian ako. Nasa trabaho ako, Christian ako. The same identity. The same identity. The same prinsipyo na kailangan i-apply sa bawat isa sa atin. Kapag nasa church na, kapag nasa church na lang banal, pero pag umuwi na, so kung hindi, iba, so may problema po. Kasi ang Diyos po ay kasama natin sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. So, pero hindi pa tapos natin last Sunday yung ating yung topic. Verse 4. Ang mga ama, huwag ninyong ibunsot sa galit ang inyong mga anak. Hanggang dito lang po, pinag-usapan po natin. Yung last instruction para sa mga tatay. Para sa tatay. Yung mga ama. So, bakit wala ina? Sa mga ina, bakit wala? So, upo kayo matampo yung mga nanay. Yung topic po natin ngayon, tungkol sa nanay. Mas mahaba, mas maraming bagay kailangan natin pag-usapan tungkol sa nanay. Maraming, mas malaki yung responsibility ng mga nanay. Okay? Kaya mas mauna po yung Mother's Day. Huwag ninyong ibunso sa galit ang inyong ama, ang inyong anak. Ibunsot. Medyo madilim na malalim na Tagalog. Huwag ninyong ibunsot sa galit ang inyong mga anak. Ibig sabihin, nagagalit, may galit. Habang nagpapalaki po tayo ng mga anak, bata pa sila. So,
Hindi pa mature yung ano nila, isip. Kaya sabi natin, batang bata. So, batang isip, batang kilos. Maraming kailangan turuan sila. So, hindi lagi sila sumusunod. Mas madalas, pasaway sila, makuli sila, takpo. Mahirap mapigilan sila. Bata. Yun po yung meaning ng bata. Hindi pa kompleto yung kanilang character. Malambot pa yung kanilang puso. Nasa kamay ng magulang. Okay? Kapag ipinanganak na po isang baby sa mundong ito, kapag ipinanganak na isang baby, so mayroon siyang kasamang dalawang angel. So, taga bantay, taga alaga, sino po yung dalawang angel? Oh, mama, papa. Okay? Dalawang angel. Yung mama, papa ay angel sila para sa yung baby. Wala lang, pakpak lang, wala. Lagi kasama. Lagi katulong. Okay? Kaya yun po yung patakaran po na itinakta ng Diyos. Pag walang magulang, paano? Kahit yung mga hayop po, hayop, tingnan niyo po yung mga hayop. Yung mga nanay nila, so nag-aalaga sa kanilang mga anak. Yun po yung nature. Okay? Yun po yung program na itinanim ng Diyos sa lahat ng mga may buhay. Yung baby, anong plano ng Diyos sa itong baby? Okay? Kaya nung nag-asawa po ako at ipinanganak yung panganay ko, natakot po ako, natakot. Nung ipinanganak yung panganay ko, masaya, at the same time, natakot po ako. Bakit takot? Bakit natakot po ako? Okay. Yung tanong ko po sa Diyos, paano, anong gagawin ko, Panginoon? Okay? Ipinagtiwalaan mo sa akin isang buhay. Okay? Hindi sa akin ito, sa'yo yan, alam ko sa'yo. Isang buhay na ipinagtiwalaan mo sa akin, dapat kong ibalik sa'yo. Okay? Paano? Ano ang ituturo ko sa kanya? Okay? Yung pakain, yung damit, laruan, madali lang po yan. Hindi po yan pinaka-kailangan po nila. Siyempre, kailangan magdede, mga kailangan pangbili ng diaper, kailangan pangbili ng gatas, kailangan pangbili ng damit, kaya trabaho, kailangan. Mas mabigat yung ano natin. Pero hindi po yan lahat. Yun para sa kanyang katawan. Yung pagkain, damit, laruan, para sa kanyang katawan. Pero para sa kanyang espiritu, ano ang dapat kong ituro sa kanya? Kasi yung bata, galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay. Okay? Yung baby. Kahit maliit pa yung katawan niya, pero sa loob, may espiritu. May espiritu na kawangis ng Diyos. Isang spirit po ay pinaka mahalaga sa buong mundong ito. Isang spirito ay mas mahalaga kaysa buong mundong ito. Yun ang ipinagtiwalaan ng Diyos sa akin. Anong gagawin ko? Natakot po ako. Nagpray ako. Okay. Pangalawang bata, mas mabigat. Kapag maraming kang anak, mas mabigat. Pag marami kang anak, mas mabigat. Okay.
Ito po, verse 4, kundi akain ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ito po yung dapat gawin ng magulang. Akain ninyo sila, akain ninyo yung mga anak sa pagsasanay, pangaral ng Panginoon. Okay. Kaya ito po yung pag-usapan po natin. Hindi lamang para sa ama, kundi para din sa mga ina. 2 Timoteo chapter 3 verse 15. 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. At kung paanong mula sa pagkabata ay inyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kilala po ba natin si Timoteo? Si Timoteo po ay napakagandang kamanggagawa ng Diyos. Matapat siya. Lagi po siyang kasama ni Apostol Pablo. Si Timoteo parang anak ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ba nag-asawa? May asawa o hindi? Si Apostol Pablo may asawa? Wala po siya. Single siya, single. Si Apostol Pablo, single. Hindi po siya nag-asawa. Para sa gawain ng Diyos, so hindi po siya, nanatili po siyang single, pero spiritually, marami po siyang anak sa spiritually. Maraming kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Kung saan man siya pumupunta, so lagi doon sa kastabi niya si Timoteo. So, ilagay po natin dito yung tali. Tingnan po natin saglit. Nasa unang pangalawang Timoteo, di ba? 2 Timoteo chapter 1. Pangalawang Timoteo chapter 1. Verse 2. Second Timothy chapter 1 verse 2. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kahabagan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ito yung Second Timoteo ay personal sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Unang Timoteo, pangalawang Timoteo ay personal. Personal yung letter ni Pablo para sa kanya. Sabi niya, minamahal ka ng anak. Okay? Ikaw ay aking minamahal na anak. Tawag siyang anak. In the Lord. Unang Thessalonica, chapter 3. Unang Thessalonica chapter 3 verse 2. Unang Thessalonica chapter 3 verse 2. At aming isinugo si Timoteo na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo ay kanyang patibayin at pasiglain tungkol sa inyong pananampalataya.
So si Timoteo po, lagi po kasama ni Apostol Pablo. Kung meron pong mahalagang gawain, isinugo po ni Timoteo, isinugo ni Pablo si Timoteo. Isinugo si Timoteo na aki aming kapatid, brother siya, at ka manggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Ka manggagawa ng Diyos. Okay. Very, ito po yung napaka gandang title, ka manggagawa ng Diyos. Si Timoteo, ka manggagawa ng Diyos. Yung mga nanay at tatay dito, may tanong po ako sa inyo. Yung mga nanay at tatay dito. Ano ang pangarap mo sa inyong mga anak? Okay. Anong plano mo? Nung ipinanganak sila sa buhay, ano ang plano mo para sa kanila? Anong gusto mo sila? Anong gusto mo na sila ay maging successful sa buhay? O maging yung doctor? O engineer? O magandang hanap buhay? Hindi ba gusto ninyo na yung anak mo ay maging katulad ni Timoteo? Sana meron tayong ganitong pangarap. Sana yung anak ko ay maging katulad ni Timoteo. Kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Kahit hindi siya maging pastor o missionary o evangelist, pero sana magamit siya ng Panginoon para sa gawain ng Diyos. Yung pinakamaluwalhating gawain ay gawain ng Diyos. Sana magamit siya ng Diyos para sa kanyang maluwalhating gawain. Di ba yun dapat maging prayer ng lahat ng mga mother and father? Good education o private school para saan? Okay. O magandang mga suot o cellphone para saan? Yung good grade, magandang trabaho para saan? Kahit magtagumpay siya sa salibutan, pero kung ginagamit lang siya ng salibutan, pagod doon sa gawain ng salibutan. Lahat ng talento niya, yung oras niya, yung mga energy niya, maubos lang sa salibutan. Trabaho lang. Anong silbi po yan? Kung busy-busy sa trabaho, kaya walang oras sa gawain ng Diyos, anong silbi po ng good education? Anong silbi ng mga yung good career sa kanyang buhay? Siguro yung ina-acknowledge ng salibutan, yung mga good education, good career, ganito, mga maraming certificate, graduation ng ganitong school, mga masteral o doctor. So, pinapansin po siya ng salibutan kasi yun po yung pamatayan ng salibutan. Pero sa Diyos, ginagamit pa siya para sa gawain ng Diyos. So, Timoteo po, napakaraming mga verses tungkol sa Timoteo. Unang Korinto, chapter 16, Unang Korinto. Chapter 16, verse 10. Unang Korinto chapter 16 verse 10. Kapag si Timoteo ay dumating, sikapin ninyo na wala siyang anumang kinakatakutan sa gitna ninyo sapagkat siya ay gumagawa
ng gawain ng Panginoon na gaya ko. Ito po yung sabi po ni Apostle Pablo. Isinugo si Timoteo sa Corinthian Church. Okay? Maraming problema sa mga Corinthian Church. Kaya nag-worry si Apostle Pablo, kaya ganito po yung sulat niya. Kapag si Timoteo dumating sa iyo, sikapin ninyo na wala siyang anumang kinakatakutan sa gitna ninyo. Okay? Sana maging maayos yung treat mo sa kanila, sa kanya, kay Timoteo, sapagkat ito po, siya ay gumagawa ng ano po? Gawain ng Panginoon. Okay? Gaya ko. Si Timoteo ay gumagawa ng gawain ng Panginoon. Okay? May gawain ng Panginoon, may gawain ng tao. So, tingnan po natin kung sino ang kung kaninong anak ito si Timoteo. Kung sino yung tatay niya, kung sino ang nanay niya. Kaya balik po tayo sa 2 Timoteo chapter 3. 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Babasahin ko po ito ulit. Kung paano mula sa pagkabata inyong nalaman ang mga banal na kasulatan. Ito muna. Mula nung pagkabata, mula nung bata pa, nalaman mo ang mga banal na kasulatan, Bible. Nalaman mo na yung Bible mula nung bata pa. Sino kaya nagturo sa kanya ng Biblia? Okay. Tatay o nanay? Mga kahit isa. Okay? Pero alam niyo po ba, yung tatay ni Timoteo ay hindi Hudyo. Griego siya, Griego. Unbeliever siya, unbeliever. Okay. Si nanay ay nagturo kay Timoteo, nanay. Kaya 2 Timoteo chapter 1, chapter 1 verse 5. Naalala ko ang inyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Luida na inyong lola at kay Eunike na inyong ina. At ngayon, ako ay nakakatiyak na namamalagi sa'yo. So, yung pananampalataya ni Timoteo, saan po galing? Galing kay lola. Okay? Yung mga lola dito. Okay? Kung yung pananampalataya mo ay darating sa inyong apo. Okay? Yung lola, Luida. Doon, nabuhay yung faith, pananampalataya. Tapat na pananampalataya, hindi po yung pabago-bago. Tapat. Mahalaga po ito, tapat. Sa English po, commitment. Commitment. Katulad ng poste. Nandyan lagi. Okay. Tapat na pananampalataya ay nandun kay lola, Luida muna, tapos naipasa sa kanyang ina, Eunike. Si Eunike ay mama ni Timoteo. So, pumunta po tayo sa Gawa, chapter 16. Gawa, chapter 16, verse 1. So, dito po nakikita po natin kung paano naligtas po si Timoteo. Gawa chapter 16 verse 1, babasahin ko po. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na nananapalataya, unit Griego ang kanyang ama. Okay?
Yung mama ni Timoteo ay isang Hudyo na nananampalataya, mananampalataya, Hudyo, na ligtas. Pero yung papa niya ay isang Griego, unbeliever. Yung background po niya ay hindi, wala siyang idea about lumang tipan, wala siyang idea. Huh? Ganito po yung background ni Apostle, yung Timoteo. Verse 2, maganda ang patotoo tungkol kay Timoteo ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Maganda yung patotoo. Kaya nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. Noong nakita po ni Pablo si Timoteo, nakita po niya yung potential niya. Maganda yung pananampalataya. Matapat na itong bata. Sincero na itong bata. Faithful itong bata. Okay. Kaya gusto, malaking tulong. Kaya isasama ko siya sa ministry ko. Kaya pag nakita ko po yung mga ganong mga kabataan na matapat o sincero sa gawain, mapagtiwalaan, alam mo ba, gusto kong malaman kung sino yung mama mo, kung sino yung papa mo, saan galing yung katapatan mo, okay? Sinong nagturo sa'yo ng ganyan? Gusto kong malaman agad yung kanyang mga magulang. Si Timoteo po, yung kanyang tapat na pananampalataya ay galing sa kanyang ina. So, balik po tayo sa 2 Timoteo chapter 3. So yung mga tatay at nanay dito, ito po yung pinaka ano ko po sa inyo ngayon. Okay? Turuan po natin yung ating mga anak, turuan natin yung mga anak natin ang Biblia. Yun po yung pinaka mahalagang katungkulan natin. Dalhin natin sila sa church bago ma-late. Pag malaki na sila, mahirap. Pero nung bata pa sila, sumusunod po ba, sumasama sila? Nung bata pa yung mga baby, madaling mahikayat o hindi? Nung baby, yung mga bata, madaling mahikayat, sama ka, sasama sila. Pero pag malaki na, sama ka, ayaw, late na. Bago lumaki sila sa kanilang isip, okay, bago tumigas yung kanilang puso, habang malambot pa, kailangan itanim yung words of God sa kanilang puso. Yun po yung pinakamahalagang katungkulan ng magulang. Kailangan tulungan natin sila para makilala nila ang tunay na yung Panginoon. Kung kilala na po nila yung Panginoon, Panginoon mismo ay magiging tatay niya at magiging nanay niya. Magiging gabay at tulong at taga-akay sa buong buhay niya. Okay na, okay na. Kung kilala na nila ang tunay na Panginoon, okay na. Yun po yung pinaka-successful life. Ito po yung kailangan po natin gawin, katulad po ng nanay ni Timoteo, verse 15. Kung paano mula sa pagkabata, ito po yung pinaka-point ko. Mula nung pagkabata, inyong nalaman ang mga banal na kasulatan. Anong meron doon sa banal na kasulatan? Bakit itinuro ng mama ni Timoteo sa kanya yung banal na kasulatan? Dahil yung banal na kasulatan ay makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Salvation. Salvation muna. Makakapagturo sa inyo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
Verse 16 and 17, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, galing sa Diyos. Yun po yung mismong tutor, yung teaching ng Diyos. Kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, doktrina, pagsaway, pagtutuwid, correction, sa pagsasanay sa katuwiran. Kompleto po. Sa Biblia, may kompleto na. May complete na teaching para sa mga bata. Kailangan natin ituro sa kanila ang Bible muna, Bible. Bible muna. Kailangan po natin sila dalhin sa church para makinig din sila ng words of God mula nung bata. Para sanay sila. Para sanay sila sa pagkikisermon. Okay? Sa una, ingay, mga takpo, okay lang. Pero unti-unti, mapapasanay sila sa ganitong mga ambience. Kaya after ilang buwan, so, maupo din sila dyan. Sa tabi mo, makikinig din sila. Kailangan natin turuan sila. Okay. Mula nung much better, mas maaga. Okay. Kaya, yung mga buntis, okay, mas maaga, mas maganda. Kahit nasa tiyan ng ina, nakikinig sila. Tama po yan, tama po yan. Kahit sa tiyan ng ina, nakikinig sila ng words of God. Pag tumigas na, lumaki na, mahirap. Kahit lumuluha kayo, mahirap. Para ma-save natin yung luha doon sa pagsisisi, ngayon, kahit mahirapan tayo, sikapin natin dalhin sila sa church, sikapin natin turuan sila ng words of God. Yung words of God ay pinaka-kailangan nila, Bible. Hindi sapat po, mga prayer lang, nagdadasal din sila o nanalangin din sila, ligtas ba sila? Kilala ba nila yung tunay na ebanghelyo? Hindi pa. Kailangan po natin tulungan silang maligtas muna. Maligtas. Para makilala nila ang Diyos. Kung ganon, ang Diyos ay magiging teacher nila, tutor nila, at mamaapapa sa Kanya. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, punta po tayo sa Deuteronomy chapter 6. Sa lumang tipan, Deuteronomy. Chapter 6. Verse 6. From verse 6 hanggang verse 9, babasahin ko po ito. From verse 6 hanggang verse 9, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa inyong puso. So, ilagay sa saan po? Sa puso. Tapos, verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap
Sa inyong mga anak, ito po yung utos ng Diyos. Sa puso mo muna ilagay yung salita ng Diyos. Sa puso natin muna ilagay yung salita ng Diyos, tapos ituro mo yan sa inyong mga anak ng buong sikap. Sikapin mo yan. Kailangan nila yung salita ng Diyos. Kailangan nila yung salita ng Diyos. Kailangan nila maging sanay sa salita ng Diyos. Para mailagay rin po nila yung salita ng Diyos sa kanilang puso. At inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa inyong bahay, kapag ikaw ay lumalakas sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, kapag ikaw ay bumabangon. Ito po yung katungkulan ng magulang. Mahirap, Pastor. Busy ako sa hanap buhay. Magmula na madaling araw, pagkagaling sa trabaho, pagod na. Wala akong oras para sa anak. Tulog agad. Konti lang conversation. Darating po yung time na magsisisi ka. Pag malaki na sila, okay, hindi na mahirap na makontrol. Okay? Kahit busy tayo sa ating trabaho. Pero bakit ginawa ng Diyos yung family ganito? May bahagi ng tatay, may trabaho ng tatay, may portion ng tatay, may portion ng nanay. Okay. Yung conversation sa pagitan ng magulang at mga anak ay napakahalaga conversation. Kailangan mong check-in kung kamusta ba yung kanilang mga pakakilala sa Panginoon. Siyempre, yung mga preschool, mga kinder, hindi pa sila ready na sa salvation. Mga preparation lang. Preparation muna, pagsasanay muna sa church, tapos tungkol sa God, creation, buhay ang Diyos, yung pag-ibig niya, mga unti-unti preparation. Hanggang umaabot po sila sa edad, mga grade 1, 2, 3, sa ganung mga age ng mga bata, kaya po nilang maintindihan yung kasalanan, pagsisisi, and salvation. Kailangan i-monitor mo mabuti yung sitwasyon ng mga bata. Kung may Bible seminar, ng mga children's Bible seminar, kahit others' Bible seminar, so, depende sa kanilang sitwasyon. Sa bahay, kapag ikaw ay nakaupo sa bahay, lumalakas sa daan, ikaw ay nahihiga, ikaw ay bumabangon. Pero mahirap po ngayon, di ba? Pag nasa bahay, sa kamay ng mga bata yung gadget lagi yung kausap nila, gadget, yung cellphone yung kausap nila, parang sila yung tatay at nanay nila. Anong natutunan po nila sa cellphone? Wag natin hayaan ganung mga sitwasyon. Delikado po yan. Yung gadget pa yung papa nila o mama nila, gadget. Anong natutunan po nila sa gadget? Kaya maging stricto po tayo sa ganong mga environment. Kung gusto po nila mag-game, sige, mga isang oras lang. Okay? Yung mga TV watching, mga isang oras lang. Kailangan bigyan sila ng mga ganong boundary. 1 hour lang. Okay? Pagkatapos, patay. Hinahanap nila, anong gagawin ko? Wala akong gagawin. Pagsanay sila sa ganung mga gadget, siguro iba yung ugali nila. Pag kinukuha yung gadget nila, magagalit, umiiyak.
kailangan i-control ganong mga bata. Verse 8, at inyong itatali ang mga ito bilang tanda sa inyong kamay, bilang panali sa inyong noo, at inyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng inyong bahay at sa mga pasukat ng inyong mga bayan. Deuteronomy chapter 11. Chapter 11, verse 18. Chapter 11, verse 18. Kaya't inyong ilalagag ang mga salita kong ito sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinaka tanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Okay. So, yung mga Israelita po, yung mga Hudyo, ito po yung mga tradition po nila dati, yung kamay, itatali yung words of God sa kamay. Sa noo, may mga small box, may maliit na mga box doon sa loob ng box, ilagay yung words of God sa box. Parang simbolo ito. Para reminder. Tapos sa pintuhan, kahit saan-saan, nakikita yung words of God. Reminder. Reminder. Verse 19 po, ituturo nyo ang mga yun sa inyong mga anak. Agad, anak, di ba? Ituturo ninyo ang mga yun sa inyong mga anak na inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa inyong bahay, kapag ikaw ay lumalakas sa daan, kapag ikaw ay nahihigaw, kapag ikaw ay bumabangon. So, palagi, ibig sabihin palagi. Nakaupo, lumalakad, naghihigal, bumabangon. Palagi. Yun po ang pinakamahalaga po. Pinakamahalaga. So, itry po natin yung mga nanay, tatay dito. Subukin, hindi po subukin, sikapin, okay? Sikapin natin itanim yung words of God, Bible, sa kanilang puso. Lalo po yung mga nanay, okay? Yung mga nanay. Si Loida, lola ni Timoteo. Ganun po yung pagpapalaki niya sa kanyang anak si Eunike. Si Eunike, yung mama ni Timoteo, ganun siya lumaki sa pagtuturo ng nanay sa kanya. Kaya naitanim sa kanyang puso yung tapat na pananampalataya, yun ang itinuro niya sa kanyang anak si Timoteo. Kaya si Timoteo, tingnan niyo po, gaano kaganda po yung kanyang buhay. Tinawagan siya ni Apostol Pablo, anak ko siya. Kamanggagawa ko siya. Kamanggagawa siya ng Diyos. Gumagawa siya ng gawain ng Diyos. Kaya doon po sa likod ni Timoteo, sino pong nasa likod ni Timoteo? Mama ni Timoteo. Isang ano lang, isang talata lang nakasulat sa Bible yung pangalan ng nanay ni Timoteo, Eunike. Pero napakalaki po yung napakalaki yung influence ng nanay niya sa buong buhay ni Timoteo. Kaya sana yung mga nanay dito maging ganun din tayo. Yung mga anak natin ay sikapin natin magpalaki sa kanila para maging tao ng Diyos. Okay. Kahit binibigyan sila ng good education, matalino sila, mataas yung grade nila, magandang trabaho. Samantalang hindi pa kilala ang salvation, hindi pa ligtas, lalo na po
mapapalayo sila sa church, mapapalayo sa gawain sa Panginoon. Sayang. Anong tatanungin ng Diyos sa atin pag umarap po tayo sa Diyos? Minsan, natatakot po ako. Natatakot po ako pag humarap ako sa Diyos. Tatanungin ako ng Panginoon, kamusta ba yung anak mo? Ipinagtiwalaan mo sa iyo, kamusta ba yung anak mo? Ligtas ba sila? Yun ang tatanungin niya sa akin. Kamusta yung anak mo? Ligtas ba sila? O kamusta ba yung pamamahayang Kristiyano? Naglilingkod pa sila sa akin? O naglilingkod sila sa salibutan lamang? Yun ang tatanungin ng Diyos sa akin. Itatanong ng Diyos sa akin. Tungkol sa anak ko. Okay? Kamusta yung anak natin? Naniniwala po ako na lahat ng mga tatay at nanay dito ay nagdadasal po kayo palagi sa luha para sa anak ninyo. Maganda po, yung pinakamagandang luha po yan. Yung luha ng panalangin para sa anak. Okay? Pero minsan, malaki na sila. Kaya walang ibang magagawa. Yung prayer lang, prayer. Pero kung bata pa po yung mga anak ninyo, hindi pa late. Okay? I-try natin. I-try natin, dalhin sila sa church at isama sila sa Bible seminar. Okay? Mga inihanda pa namin ngayon yung church school para sa mga bata. Pero sa ngayon po, pasensya na po, yung teacher ay kulang pa. Okay? Para maging teacher, dapat matapat. Dapat sincere. So, dapat marunong mag-handle ng mga bata. Hindi pwede mag-away sa kanila. Kaya dapat marunong magturo. Okay? So, good example. Yung kapatiran na may good example para sa mga bata, yun ang ipinapanalangin ko ngayon. Kung sino ang ilalagay ko sa church school teacher. Kaya pakisama po sa prayer ninyo. Para sa mga anak natin, sila po yung future. Okay? Ang Diyos po ay mayroon napakagandang plano para sa mga anak natin. Okay? So, yung mga magulang ay dapat kumilos para sa kanila. Okay? Kung may kailangan, mag-invest tayo para sa kanila. Okay? Tapos, isama din po sa ating prayer yung church school, kung sana magandang maraming mga church school teacher ay lumitaw at mag-umpisa po yung church school ng Tanawan Church. So, balik po tayo sa 2 Timoteo. Second Timoteo chapter 3. Verse 15. So, kung paano mula sa pagkabata inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya first step po, para makapagturo po tayo ng Bible sa kanila, yung magulang mismo dapat magbasa ng Bible. Yung magulang mismo, kailangan ipakita yung good example.
Lalo na po yung mga mothers po ay pinaka best teacher sa lahat ng mga bata. Mothers, okay? Kasi mas mahabang oras po ay kasama si mama kay sa mga bata. Yung mother pinaka best teacher. So paano ituturo na paano magturo tayo sa mga anak? Through showing good example. Good example. Paano matutunan ng mga bata yung prayer? Pag nakita po nila yung kanilang nanay, tatay na nalangin, so doon po. Sa una, ginagaya muna, ginagaya. Pag nanalangin si mama, ganun din yung mga bata. Nakita nyo? Ginagaya nila yung mga prayer ng mga nanay, tatay, sa una. So yun po yung good, yung magandang simula. Tapos, unti-unti, sariling prayer. Doon, unti-unti. Kaya sabi ko, yung family fellowship mahalaga. Doon sa family fellowship, okay, mga Bible reading, one chapter together, tapos short sharing ng meditation nila. Tapos, hindi lamang po yung mga Bible meditation, yung mga ibang topic sa buhay, yung about mga study, mga struggles sa trabaho, okay? Mga family fellowship. Tapos yung prayer, okay? Magdasal tayo, okay? Magdasal. Kung may tatay, mag-umpisa, much better. Kaya ito lang tatay, yung mga mother, saka yung mga anak. Pwede naman po. Kaya, showing good example, yan po yung best teaching. Tapos, Bible reading, so, yung nanay mo na magbasa ng Bible sa bahay. Okay? Makikita po nila yun. Kung nagbabasa ka ng Bible, makikita nila yun. Kaya isipin po natin kung paano maituro sa mga anak ko yung salita ng Diyos. Okay? Kilala natin si David. Kilala po natin si David. Bago po siya namatay, meron po siyang isang huling salita na ibinigay kay sa kanyang anak, si Solomon. So, tingnan po natin. Unang Hari, chapter 28. Unang Kronika po, chapter 20. Unang Kronika, chapter 28. Verse 9. Unang Kronika, chapter 28, verse 9. Pwede natin itong basahin. 3, 2, 1. At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng inyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso at ng buong kusang pag-isip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ng lahat ng puso at nalalaman ng lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Unit kung pababayan mo siya, itatakwil kanya magpakailanman. So, ito po yung prayer, panalangin po ni David. Anak, mabait ka. Hindi ganun. Anak, mag-aral ka lang mabuti. Hindi ganun. Anak, makinig ka ng mabuti. Tulong ka sa akin. Una-una sa lahat ng mga bagay, ito po yung pinaka-prayer ni David. Anak, kilalanin mo ang Diyos. Alam ni David, kung gaano kahalaga po yung tamang pagkakilala natin sa Diyos. Kung kilala na natin ang Diyos,
Yung pagkakilala po dito, hindi lamang po yung mga I believe in God. Okay. Nagdadasal ako sa Diyos. Hindi po ganung mga superficial pagkakilala. Malalim, deep experience. Everyday, deep experience. Araw-araw, okay, hinahanap yung kalooban ng Diyos. Araw-araw, sinisikap, sumunod ng kalooban ng Diyos. Araw-araw, hinahanap, sinisikap, sumunod ng salita ng Diyos. Kilala mo ang Diyos ng inyong ama. Ibig sabihin, si David, kilala niya. Kilala niya yung Diyos. Kaya si David po ay nagsulat ng kalahati ng himnos, yung salmo sa Biblia. Paglingkuran mo siya ng buong puso mo, ng kusang pag-isip mo. Isa pa po, unang hari chapter 2. Unang hari chapter 2 verse 2. Unang Hari chapter 2 verse 2. Magmula verse 1, babasahin ko po. Nang malapit na ang oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak. Ako ay patungo na sa daan ng buong lupa, magpakalakas ka, magpakalalaki ka. Verse 3, ingatan mo ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan at ingatan ang kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas, mga patotoo ayon sa nasusulat sa kasulatan ni Moises. Upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng inyong ginagawa at maging saan ka man bumaling. Ito po yung huling bilin ni David. Bilin, ano po yun? Ano po yan? Will. Last will. Bago siya mamatay, si David, bago namatay si David, anong sinabi niya sa kanyang anak, Solomon? Okay. Wala na siya. Wala nang tatay. Okay. Ipinagtiwalaan ni David yung kanyang anak doon sa salita ng Diyos. Panginoon, kayo ay maging tatay niya. Okay? Wala na ako dito. Okay? Yun ang prayer ni David. Wala na ako dito. Alis na ako. Hanggang dito lang yung buhay na ibinigay mo sa akin bilang tatay. Maraming kulang. Pero, yung anak ko, malayo pa. Paano yung buhay niya? Wala nang tatay sa tabi niya. Kaya, ito po yung last sinabi ni David, anak. Ito. Ingatan mo yung salita ng Diyos. Ingatan mo yung salita ng Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan. Ingatan mo ang kanyang tuntunin, utos, batas, patotoo. Words of God. Ingatan mo yung words of God. Yun lang. Walang ibang sinabi. Tama po ba? Okay. Kung ingatan mo yung utos ng salita ng Panginoon, Panginoon ay gagabay sa'yo. Tutulong sa'yo, magprotekta sa'yo. Kahit wala ako, kasama mo, katabi mo, okay lang. Basta ingatan mo yung words of God. Yung prayer ni David ay dapat prayer ng lahat ng mga nanay at tatay dito.
Anak, ingatan mo yung words of God. Lumakad ka sa daan ng Panginoon. Kung ganun, so ingatan ka niya, tutulungan ka niya, gagabayan ka niya. Mas maganda yung gabay ng Diyos kaysa gabay ko. Mas maganda yung tulong ng Diyos kaysa tulong ng tulong ng tatay. So, yun po ang katungkulan, yun po yung trabaho natin, trabaho ng mga magulang bago mamatay tayo. Okay? So Ephesians chapter 6 mag-review po tayo. Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ay unang utos na may pangako. Okay. So, para sa mga anak, ano po yung utos ng Diyos? Sumunod ka. Sundin mo ang inyong mga magulang. Para sa mga anak, mga ama, huwag ninyong ibunsot sa galit ang inyong mga anak, kundi akain ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Turuan mo sila sa ituro mo sa kanila ang pangaral ng Panginoon. Ano po 'yan? Bible. Bible, walang ibang solusyon. Bible ay dapat natin ituro sa mga anak natin, Bible. Ipakita natin sa kanila yung pagbabasa ng magulang. Ipakita natin sa kanila yung pagdadasa ng magulang. Teacher tayo. Okay, teacher. Verse chapter 5, verse 22. Chapter 5, verse 22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagsasakop ninyo sa Panginoon. Asawang babae, verse 25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya na ni Kristo na magmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, ano po yung paraan para maprotektaan yung family natin? Walang iba, Bible, words of God. Pag sumunod po tayo sa words of God, lahat po ng mga solution, lahat po ng mga answer sa ating mga question ay nasa Biblia. Kung paano magpalaki ng mga anak ko, kung paano magpasakop sa asawa ko, kung paano magmahal ako ng asawa kong babae. Okay? So, kailangan po natin manual. Kasi first time tayo maging tatay at nanay. Lahat po ng mga nangyayari sa atin, first time. Wala tayong idea kung paano magpalaki ng mga anak, kung paano magsakop sa asawa ko, kung paano magmahal ng asawa kong yung wife ko, missis ko, kung paano gumalang sa magulang. Kailangan po natin matutunan sa Biblia. Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe para maprotektahan po yung aming family. Turuan niyo po kami ng tamang daan kung paano po kaming magpasakop sa aming mga asawang lalaki, kung paano magmamahal sa mga asawang babae, kung paano gumalang sa mga magulang, kung paano magpalaki ng mga anak.
Marami po kaming kulang sa aming kaalaman at karanasan. Tulungan niyo po kami at nawa lahat po ng mga family namin ay magamit ng Panginoon para sa inyong gawain. Marami pang family namin na hindi paligtas. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. So, okay po.